More than 2 million population is affected by constipation. Marami ang hindi nakakadumi ng maayos. Hindi nga sila madumi araw-araw. At ang question nila, Doc, paano ba ako makakadumi araw-araw? So pag-usapan natin ngayon ang constipation. By the way, this is Dr. J, ang inyong YouTube internist and cardiologist, para pag-usapan natin ang different info video about health topics. Constipation occurs kung saan yung regular bowel movement ninyo ay nagbabago, nagiging less frequent, and at the same time, the stools are difficult to pass. Nahirapan kayong ilabas yung inyong dumi. Ang technical definition ng constipation is that you are having only less than 3 bowel movements a week. So ang tanong ng patient, kung Doc, ano ho ba yung regular na pagdumi ko? Dapat ba araw-araw? Dapat ba every other day? Dapat ba once a week? So, depende talaga siya. It's very variable. Kung ano yung nakasanayan na ninyo, pwede na ho yun. As long as hindi ito magbabago at bigla na lang mas dumalang pa. Pag mas dumalang pa, it can be considered constipation already. So, regardless kung yung regular ninyo ay daily, every 2 days or every 3 days. Regardless of that, ang common denominator pa rin is pag mas matagal yung transit time, mas matagal kayong nakakadumi, ang nangyayari sa dumi ninyo is mas mahirap siyang i-pass through. Mas matagal, mas mahirap ilabas yung poop ninyo. Other features ng constipation is number 1, talagang mahirap siya i-pass through. Very dry and hard yung dumi ninyo. Pangalawa, masakit na siya idumi at pwede magkaroon ng blood kapag dumumi kayo, pag pinilit ninyo. Or, kapag nakadumi na kayo, parang hindi siya lumabas lahat. Parang kulang. Hindi enough. You have a feeling na not fully emptied yung bowels ninyo. So, gano'ng ka-common ang constipation? Hindi po kayo nag-iisa. In fact, 2.5 million of the US population seek consult due to constipation. So kapag ang constipation ninyo ay nagiging bothering na, hindi na nadadaan sa ibang measures, it's better that you go to your doctor or go to your gastroenterologist. And there are certain people in our population na prone or predisposed sila to develop chronic constipation. And these are number 1, yung ating elderly population, ng ating mga lolo at lola. So, very ano sila, nagde-develop talaga sila ng chronic constipation. It's because na rin dahil siguro less yung kanilang mobility, less yung kanilang activities, and yung transit time nung laman ng colon nila is decreased, bumabagal na. Second, yung food habit. As you age, nagbabago na rin. Nagiging less fiber yung mga pagkain natin ngayon. So, I suggest we consume more fiber para hindi tayo mag-develop ng chronic constipation. And merong mga medications na nagtitrigger or what we call predispose of certain patient para magkaroon ng constipation. Yung mga pain relievers na iniinom ninyo, yung mga NSAID, mga non-steroidal anti-inflammatory medications, they can also cause constipation. Yung mga antidepressant medications, we also have yung mga medications sa sikmura, yung mga antacids containing aluminum and calcium can also give you constipation. Calcium channel blockers and beta blockers have constipation as their side effects. Kaya naman, when we have patients, Doc, paano ba ako makakadumi ng maayos? Hindi na po regular yung pagdumi ko, masyado ng madalang. So, we first do yung non-medical option. And then, superimpose na lang natin yung medical option. So, what are the non-medical option? Number 1 is review your diet. Okay? Dapat malaman natin kung ano sa diet natin ang nagko-cause ng constipation. Ano ba sa diet natin yung nagpapabagal ng galaw ng ating bituka? Usually, yung mga high fatty foods, napapabagal nila yung transit time sa ating mga bowels and can cause constipation. Second, have extra 2 glasses of water. Yes, extra 2 glasses of water can somehow improve yung absorption, yung flow ng inyong dumi sa inyong mga colon. So as mentioned earlier,
add high fiber in your diet. Paano dadami yung fiber ninyo? So you have to take in much more fruit, vegetables, mga high fiber whole grains. So ito yung mag-i-improve na inyong constipation. And less fatty foods, less cheese, less eggs, and less meat. Furthermore, do not bring your phone or any book when you are inside the comfort room. So, when you move your bowels, dapat hindi kayo nagbabasa, nagdadala, nagbabrowse ng inyong cellphone kasi it can affect yung galaw ng colon ninyo, ng bowels ninyo, mauudlot, hindi yan lalabas. So, nare-relax kayo. So, you avoid doing those kind of things inside the bathroom or comfort room. Next is check on your position. Yes, may position po talaga pag nasa toilet kayo. What we recommend is i-elevate ninyo yung leg part and then yung lean backward, yung back ninyo. So, ganun po yung position, parang squatting position. This is to ease up yung flow nung bowels ninyo, yung bowel movement ninyo para mas mapapadali. Hindi ho yung parang nakaupo kayo sa lazy boy. So, may proper position siya. And kung nagawa na ninyo yung mga recommended natin, hindi pa rin nag-improve, it's better na you take laxatives. But under the supervision of your doctor. And warning lang, do not take laxatives more than 2 weeks. And one thing more, pwede kayong mag-take ng probiotics. One probiotic a day can regulate yung inyong bowel movement. Baka po makatulong. So, try natin mag-take ng probiotics daily. Those are our tips para ma-improve yung inyong pagdumi, yung inyong constipation. And I hope marami na naman kayong nakuha. Marami na naman kayong natutunan sa ating info video. So this is again, Dr. J, ang inyong online internist and cardiologist para sa mga info video, sa mga health tips para mapa-improve natin at hindi tayo magkasakit.